Hello, I am Teacher David Daniel Jr., your teacher in MAPE. Magandang araw po. Ngayon po ay ating ibabahagi ang kaalaman tungkol sa Arts 9 na sa quarter 4 po tayo ng Module 1. Ito po yung ating pag-aaralan sa most essential learning competencies ay ating ilalahad o ibabahagi yung mga sumusunod. Ito po sila. We will going to identify selected theatrical forms from different art period and researches on the history of theatrical forms in their evolution. Titingnan natin yung pinagsimulan at saka yung unti-unting pagbabago ng mga theatrical form na yan. So, titingnan po natin. So, ito, titingnan natin yung mga theater arts. So, theater arts means theater means place of seeing. Dito nanonood, dito tumitingin or nag-enjoy. But it is more than the buildings where performance takes place. A playwright writes the scripts, the director rehearses the performers, the designer and technical crew produce props to create the scenes, and actors and actresses perform on stage. So, yan ang pinagdadaanan ng mga nagpe-perform o nagpo-produce ng mga show sa theater. Meron silang playwright, director, designer, actors, at actresses na siyang nagpe-perform. So, ituloy po natin. So, titignan natin yung unang theater, yung ancient theater. Tingnan po natin kung ano ang kanyang sinasabi tungkol dito sa ancient theater. Ito ay nagsimula, began around 700 BC sa Greek. So, ito yung mga kanoon. Sa Greek, tinatawag na tragedy. It's a compound of two Greek words, tragos or goat, and odi means song. Then we have also the comedy plays were derived from imitation. There were no traces of their origin. Then number 3, yung satire plays contain comic elements to lighten the overall mood of a serious play with a happy ending. Sa susunod, ating titingnan din yung part pa rin ng ancient theater. Una yung Greek, ngayon naman yung Roman theater na nangyari noong 3rd century BC. So, ito yung makikita natin or nilalahad tungkol sa Roman theater. Roman tragedy. No early Roman tragedy survives, though it was highly regarded in its day. According to historians, 3 early tragedians, Ennius, Pacomius, and Lucius Accius. The next, we have the comedy, and is entertaining, consisting of jokes intended to make an audience laugh. Para pa rin yung mga ginagawa ngayon ng mga entertainer o comedian na nagpapatawa para aliwin yung mga nanonood. So, nanggaling yan yan o nagsimula na yan sa Roman theater. Next, we have the medieval theater na naganap noong 500 CE to 1400. So, ito na yung transition and early medieval theater. So, naganap ito noong during the Byzantine Empire. So, ito yung nauso na rin noon yung mime, pantomime, scenes of recitations from tragedies and comedies. So, yung mime, makikita po natin yung balikan po natin yung video sa music. Nandun yung example ng mime. Sa number 2, we have
liturgical dramas or religious plays, dramatized version of particular biblical event. Ito naman yung religious form ng plays. Halimbawa, yung kaganapan tungkol sa panahon ni Moses, panahon ni Samson, panahon ni King David, ni sino pa yung mga sila Paul, sila Solomon, at iba pang mga naging kamahalagang karakter sa Bible na i-play nila ito sa theater. Then we have also Feast of Foods. Yan, ito na yung mga festival na nangyayari na po ngayon panahon natin. At iba pa. Then next we have Renaissance Theater. Ano makikita sa Renaissance Theater? Ito po yung kwan. Dito na nagsimula or yung tinatawag Emergence of the Commedia dell'arte. Yan, medyo pinalawig, pinaganda. Yung komedya. Ito ay nanggaling sa Italy. Then number 2, History Plays. Yan na yung mga pinoportray, pinapakita yung mga nagkakaraan. Then number 3, the companies of players became the foundation of the professional players. Then dyan din nagsimula yung drama tungkol kay William Shakespeare na napaka tanyag or kwan po ito. Pinag-aaral natin sa English literature yung mga yan, yung mga story tungkol kay William or sinulat ni William Shakespeare. So the next we have the Baroque Theater na nagsimula noong 1600 hanggang 1750. So ano naman yung makikita o naganap noong mga panahon nito? So we have also the tragedy. Was the overall preferred genre, but the aristocrats preferred the lighter tragicomedy. So mayroong mga sarili-sariling taste yung mga nanonood. Mayroon silang mga paborito. Hindi lahat ay kinakagat ng mga nanonood. Mayroon din, kagaya ngayon, may mahilig sa comedy, may mahilig sa mga horror, may mahilig sa mga action, hindi kagaya noon, konti yung pagpipilian, ngayon napakarami na. Let's continue. We have also the neoclassic theater that happened during the time na noong 1800 to 1900. So theater was dominated by neoclassicism, arts form inspired by the classics. Emphasis was on the exact adherence to the classical unities that has largely contributed to proper decorum. So yung audience etiquette when watching a play, siguro hindi pwedeng humihiyaw, hindi pwedeng humahalakhak, kundi talaga dito istrikto, hindi pwedeng na di-disturb yung iba sa panonood. Then we proceed to the Romantic Theater. Ito ay nangyari, naganap noong 1800 to 2000. So, dito naman, there was an abundance of experimental theater. Ito iba-iba, marami silang masinubukan, marami silang mga pinagbasihan, pinagpilian. Also known as avant-garde theater. A rejection of the conventional theater styles, the experimental theater changes the theme, language, even the relationship of the actors to the audience. Yan. Then next we have the major components of the Greek theater. Ano ba yung mga major components, yung mga kasakasama, yung mga parang elements, yung hindi mabubuo kung walang isa. We have the orchestra. The orchestra, literally dancing space, was normally circular. Then mayroon tayong theatron. The theatron, literally viewing space. So, makikita natin mamaya sa susunod dito yung itsura ng theater na ginagamit noong panahon ng Greek. So we have also the skin. The skin, literally the tent, was the building directly behind the stage. So ito po yung ipapakita natin yung itsura ng theater noon panahon ng Greek. So we have the parados, yung tinatawag na orchestra, the theatron, the skin, or yung tinatawag na parang tent. So this is the parts of Greek theater. Then
Pagkatapos nito, ipapakita ko pa sa inyo yung copy ng module na kung saan nandun yung mga activity na inyong sasagutan. Mag-prepare kayo ng one whole sheet of paper or yung yellow paper na siyang gagamitin para masagutan po yung ating mga tanong at activities doon. So, good luck. Ituloy po ninyo yung pag-aral. Tuloy po ninyo yung pagsagot sa mga activity na yan. So, ito po yung part ng module na pinagmulan ng ating diniscuss. Kung hindi nyo po naintindihan, hindi nyo po nakitang mabuti yung ibinahagi natin, dito po pwede nyo siyang basahin. At nandito na rin po yung ating mga activity na inyong sasagutan. So, ayan po yung mga iba't ibang itsura ng chatter noong unang panahon. So, kung ihahambing natin sa chatter ngayon, sabagay yung chatter ngayon, mas sophisticated, mas magaganda kaysa nung unang panahon na hindi pa sila gumagamit ng mga sound system at iba pang mga public address system para marinig ng mga nanonood yung ginagawa at nais ipahayag ng mga actor, actresses, at nung mga nagpi-perform doon sa teatro. So, ito yung mga activity na inyong sasagutan. At nandyan din yung ibang answer key. Thank you for watching and listening. See you in next video. Bye-bye!